Mapagpalang araw po sa ating lahat, ito po muli pala si Combat General, ang inyong ka-ating hero. Kung bago pa lang po kayo sa aking munting YouTube channel, paki-like, share, and subscribe naman po. Maraming salamat po. Kung napapansin niyo po ngayon mga ka-ating hero, may bago naman po kinasa. Ang una ko pong naikasa ngayong taong 2023. Mula sa baon ng niyog na may isang mata at isang bibig, at baon ng niyog na walang mata at naglibon. So mga ka-ating hero, mamaya mga katingero, mapakita ko po kung paano po yan ikanasa, sapagkat may laman po yung vitaminto at may halo ng mga mutyag at berturis kaling karikasan. Ito na po panibago natin kasama mga katingero. Mismo ang harapan at likuran ng baong naniyog na walang mata. Dalawa po siya. Ito. At tatlong may isang mata at isang bibig. Ito gagawin ito mga katingero ay pinasadya talagang gawin, kaya ating gagawin sa ngayon. At ang ating nilagay ito mga katingiro ay 20 uri pa rin ng mga virtudes at puti agaling kalikasan. At ang dalawang isang mata at isang bibig nito mga katingiro na bao, ito dalawa, ay lalagyan natin ng testamento at selyo ng tinatawag natin Corpus San Miguel at Santiago. Itampok ko na din po ito mga katingiro, isa sa mga mabisa naming formula na marami na rin naligtas na buhay. Ang ating sangkap ay 21 pa rin mga katingiro. Isasayin po natin mga katingiro kung ano nga ba ating masangkap na ilalagay. Una dito, ang panyas or puyas, kilala bilang makalumang ginagamit na rosaryo noong unang panahon, pangontra sa masamang elemento. Sunod, ang Rosa Munda, tinatawag na dito sa Mindanao na Liso Igira, o tinatawag na Rosa Mystica o Gumamila Siles. Ito na, ang kasunod, itong tinatawag nating Buyangyang, pangontra sa mga usog. Ito naman sunod, itong pula, tinatawag namin Baybahay, pangontra sa mga laso o palatay dito sa Mindanao. Tiro, tinatawag nating Tikong Bibig, pangontra sa mga inggit at mababangis na hayop sa kubatan. At may panagaking itim tayo dito at baliting dagat. Ito ay mga pangontra sa kulam, baram, barang at sanib. Ito namang berde na balisong, pula, at itong puti ay mga pangontra sa usog sa katubigan. Kung may usog sa kalupaan mga katingiro, mayroon na pangontra sa usog sa katubigan. At nandito na rin tayo sa mga mutya na suso, crystallize, o pusilay shell tawag sa English. Ito naman isunod natin, mutya ng langit-langit. May mutya po tayo dito ng tamilok. Ito po, mutya ng tamilok. Libo na bagakay o yung bagakay na walang butas, hindi po ito kawayan. Bagakay po talaga, i-vlog ko na din pagkuha ng bagakay ng mga katingiro. At may apat tayong kahoyng girero. Simula sa kahoy na San Gabriel, mga kahoy pandigma, kahoy San Miguel, kahoy Santiago at Agnipas, pagkontra sa mga lason, aswang at taguliwas din sa pamakan. At meron din tayo ditong mga kahoy na naging bato, crystallized o crystal quartz. At ating panghula, kadalamput-isa ay ang dahon ng Santa Catalina o dahon kurutan. Yan po mga katingiro, atin na po ikakasa. Okay mga katingiro, bali upisahan na po natin ikasa itong ating gagawing anting-anting. Unahin natin itong may isang mata at sa bibig. Yan po mga katingiro, may poksi na po. Unahin natin ilagay yung malalaking mga sangkap mga katingiro. Ito may mutya ng suso, mutya ng tamilok. Ito ay mga malalaking sangkap mga katingiro. Ilagay natin itong mga mutya ng langit-langit. Tagpito ating ilalagay. Tapos itong mutya ng bagakay, bagakay na walang butas. Itong buto ng baybahay pangontra sa mga lason, ang siles, itong tikyong bibig, itong panagaking itim, berde na balisong, itong pula, itong puti. Ito mga katingiro, saka natin ilagay ang ating orasyon at itong silyo. Ang silyo mga katingiro, mamaya na yan pang takip. Tapos saka nito maliliit. Ito mga katingiro, bali tapos natin nilagay ang ibang sangkap. Ito naman
Okay. Kahoy na naging bato. At ang quartz. Okay, mga katingiro, punong-puno na po yan sa laman. Ito po ang silyo, mga katingiro. Santiago at San Miguel. Tapos dahon. Yan po mga katingiro. Yan na po ating pagkasa mga katingiro. Linisan na ito mga katingiro. Ito na po. Ito na po mga katingiro. Naipaglapat na natin. Antayan na lang ito matuyo. Ayan na po mga kantingiro, natuyo na po ang puksi nating nilagay para mapaglapat ang harapan at ang likuran ng bao. Ito po, linisan na lang yan. Katapos, kulayan ng itim ng puksi, saka kukonsagrahin at pwede na po magamit. Ito mga katingiro, tapos na pong nalinisan. Ayan na po. Finishing na lang gagawin yan mamaya. Kita ko rin po pag natapos na yan. Ito na po mga katingiro, tapos na po nating na furnish at kukonsagrahin na lang po natin para pwede nating magamit mga katingiro. Ayan po mga katingiro, tapos na po nating may konsagra ang ating ginawang bao mula sa niyog na may isang mata at isang bibig at bao na niyog na libon. Ito na mga katingiro, tapos na po nating nakusagra at napahida na din po natin ng langis. Yan na po, gawa sa mula sa bao na niyog na may isang mata at isang bibig na may laman po na 21 uri ng mga muti at bertulis sa likarkasan at may testamento po ang dalawa nito. At tapos mga katingiro, ito naman ang mukha at likura ng bao niyog na walang mata o yung libon. Yan po ating ginawa mga katingiro dahil yan po ay may nagpagawa po mga katingiro na kasamahan natin mga mahilig din sa anting-anting. Okay mga katingiro, sige, ito po muli pala sa kapatid na nasabing wag palang araw sa ating lahat. God bless everyone.